diba? San kayo dyan sa intro ko? Sobrang dream come true makapag-intro ng ganong video. Bago nga ako lumarga, ay tinapos ko muna itong order namin ni Vera nung Monday. Ang size ng cake na to ay 10x5. At ang request nga sa akin ni ma'am ay hatiin ko daw sa dalawa yung flavor ng cake. Moist chocolate at vanilla chiffon. Actually, sa malalaking sizes lang ng cake ako pumapayag ng dalawang flavor. Since simple lang ng cake na to ay para sa graduation ng anak ni ma'am. Sa inspired design nga na pinasa sa akin ni ma'am ay puro fondant details yung nasa cake, pero sabi niya sa akin ay gawin ko na lang daw printed toppers yung ibang details dito. So yan, isa lang naman ito sa mga tinapos kong cake bago nga ako umalis. Then the rest ay si Vera na din yung tumapos. Kasi kailangan ko na talagang umalis dito ng maaga sa bahay. So yan, ito na yung final look ng cakes natin. At regular chocolate cake. At itong color pink na cake na si Vera na din yung tatapos nito. So yan, for the go na nga kami dito kasi kulang-kulang dalawang oras din yung ibibiyahin namin papunta dun sa venue ng workshop. Kasama ko nga din pala yung beshi namin na si Rizani at co-baker din namin dito sa lugar namin. Dito nga sa Ferrymar Hotel, gaganapin yung workshop. At syempre, bago nga kami pumasok, ay magpipicture muna kami dito. Kasi for sure, paglabas namin ay gabi na. So yan, pagpasok mo nga, ito yung bubungad sa'yo. Dito yung kanilang entrance at ang kanilang reception. Umakyat na nga kami dito sa hagdan kasi nasa second floor yung class namin. At pagdating nga namin doon, ang daming early birds. Wala naman yung dating namin at hindi naman kami late kasi wala pa doon si Chef Emily. At dito nga nagsusulat na nga ako for attendance ng class. Dito nga ay video-video muna habang wala pa si Chef. At last, dumating na nga ang aming pinakahihintay. Lang iba kundi si Chef Emily Peralta, all the way from Manila pa siya galing. Alam mo, ina, inahanap ko ano, red chair. Kasi red yung pinakita sa picture eh. Sige, kompleto na tayo. At syempre, bago nga kami nag-umpisa, ay nag-pray muna kami at isa-isa na kami dito nag-introduce. Medyo nahihiya pa nga ako dito. Nanginginig pa yung boses ko eh. Hirap talaga maging introvert person. Medyo madami nga kami dito, mga nasa 23 ata. At nanggaling pa sa iba't ibang lugar yung mga kasama namin dito. Yung iba galing pa sa Guimaras, Pototan, Sasara at Tigbawan. At dito nga, unang pinagawa sa amin ay ang paggawa ng sugar flowers. Inuna namin ito para mag-set kagad. Kasi ilalagay namin ito doon sa gagawin naming design doon sa cake. Mga alauna na nga to ng tanghali at iniwan muna namin ito para mag-lunch. At dito nga lang din kami kumain sa ground floor ng hotel. At syempre, video-video muna dito habang naghihintay ng mga foods. At may pakaway-kaway pa nga diri ang duwa ka pinakamagahod sa class. Si Chef Odie Cakes at ang gwapa nga si Madam Jinky. Day, smile. Ikaw ginakalaman ka vlog ko. Dami, ako ang mahimo nga. Sobrang sarap nga ng inihain nilang sa aming pagkain. Pakbet, lumpia, at manok. At meron din silang sinerve na karne. Sakto nga lang kinain ko pero lumobo ng bongga yung chan ko dyan. Katapos nga namin kumain ay bumalik kami kagad dun sa class at pinagpatuloy yung ginagawa namin kanina. Sobrang honor talaga na maka-attend ng workshop ni Chef Emily. Kumbaga, every baker's dream talaga yung maka-attend ng ganitong workshop. Even though na medyo mahal siya, pero alam mo sa sarili mo na sobrang worth it kung makaka-attend ka sa class na to. At tingnan nyo naman yung final output na ginagawa naming bulaklak kanina. Linis pa rin. Yung kamay ko, hindi ako nalagyan. Once na sanay talaga kay EMF, gone are the days na akala nyo mahirap siyang gawin. Kita nyo naman from scratch to finish. Diba? At yes, wala talagang kalat kasi hindi siya messy gawin. Masasabi mo talagang life-changing yung paggamit ng fondant ni Chef Emily. Compared dun sa ginagamit naming fondant before, ay nako, sobrang nakaka-stress siya gawin. Dito kahit magkasingnipis lang sila ng papel, yung fondant ay hindi siya napupunit. Di mo na din kailangan magmasa ng bongga na sobrang hate ko pa naman din gawin. Kasi iniwasan ko nga magkaroon ng sakit sa kamay. Kaya nga nung meron siyang schedule dito ulit sa Iloilo, ay ginrab kagad namin ni Vera. Yung mga ganitong klaseng opportunity ay hindi dapat pinapalagpas. And then, sad. Okay na? Okay na. Okay, sige. Set siya at bumukha na siyang rose. Sa mga nagtataka nga pala kung bakit wala yung kambal ko dito sa video, hinati namin ni Vera yung class ni ma'am. Dito ako sa EMF at siya naman dun sa EMP. Binudget lang namin yung workshop at syempre hindi naman biro magpalabas ng ganung pera. So yan, ifi-flex ko nga dito yung mga classmates ko na mga kapwa Ilongga din. Mga approachable, nice, at syempre mga malalambing. Di yan mawawala sa mga Ilongga. Thank you.
So yun na nga, halos magkakapareho nga yung mga gawa namin. At ang pinagkaiba nga lang ay yung ginawa naming royal icing dun sa top tier. Ang gaganda, no? Parang hindi mga beginners yung mga gumawa. At dito nga ipipili si Chef Emily ng Cake Artist of the Day. So yun, congrats sis Cherry. At syempre, meron din kaming video ni Chef Emily. At syempre, ang gwapa ko nga co-baker na si sis Jinky. Follow nyo na din siya for more cake videos. Hello mga ka-twin bakers. Oh my heart. Syempre, shoutout din kay sis Florence Ledesma. Nice meeting you all, mga classmates. At sobrang thankful ako sa araw na yun kasi madami ako nakilala co-bakers dito sa Iloilo. Naway makapagbigay itong workshop na to na kaginhawaan sa ating mga bakers. At syempre, higit sa lahat, maraming salamat sa iyo, Nay Chef Emily. Certified mga anak mo na kami dito sa Iloilo. Sana ay hindi pa ito ang huli na pagkikita natin. Maraming salamat din kay Sir Rods at kay Ma'am Lali sa pag-assist sa amin dun sa workshop. Sobrang na-appreciate din namin kayo at napaka-overwhelming at approachable niyo po sa amin. Napakasipag niyo po sobra. After nga ng Iloilo, ay nasa Bacolod naman sila. So yun lang guys for today's video. Thank you for watching. Sana ay abangan niyo din yung vlog na gagawin ni Vera. At syempre, nakaseparate din yun sa kanya. At siya na din mag-edit ng video na yun. Yun lang guys.